At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mamamahaya, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Si David Joel, nagawa-gawa lamang ni Ria ang pagkawala ng lumang computer at gusto raw lang na mapagbintangan ang mga gwardya at janitor. Pero hindi siya pinaghiwalaan ng producer nila, kaya lalong sumamba ang loob. Kinagabihan, sinimulan ni Joel na gamitin ang computer. Subalit, wala siyang mahintay na lumabas na script. Hanggang nakita niya, may lumabas na papel at sinabi ng nakasulat na matulog na siya. Pati ang asawa niyang si Sophia ay nasaksihan ang paglabas ng papel sa lumang computer. Minsan, pinipilit na naman niyang paglabas ng script na tulad ng napanaginipan niya. Pero nakatulog siya. Nagising siya ng umaga at nagtaka siya dahil may nakita siyang script sa ibabaw ng mesa. At yun ang dinala niyang ipinakita sa producer nila. At nagulat ang manager nila nang nakita ang script. Hindi nakalak yan. Pasok ka na. Good morning, Ma'am Charo. Oh, ikaw pala, Joel. Anong kailangan mo? Ma'am, may ginawa akong kwento. Pakibasa niyo na lang. Maganda ito. Mas magandang pang-pelikula. Tingnan ko ga. Patutunayan ko sa iyo, Ma'am, na mas magaling kong gumawa ng kwento kaysa kay Rhea na yun. Teka. Anong kwento ito? Ano? Kwentong kababalaghan yan, Ma'am. Pinagbuyatan kong ginawa yan. At sa susunod, gagawa pa ako ng mas magandang kwento. Kwento ito ng isang magandang babae na umibig kay Satanas? Opo, Ma'am. Maganda hindi po ba, Ma'am? Nako, Joel. Kupyang-kupya mo ang script na ginawa ni Rhea. Ito nga yung synopsis na kinuha ng producer ng pelikula na sisimulan ng i-shoot next week. Ano? Oo, Joel. Pinaglulukom mo ba ako? Ito yung ginawa ni Rhea. Hayan, tignan mo. Kaparehong-kapareho nitong pinababasa mo sa akin. Tignan mo. Oo nga. Paano nangyari ito? Paano? Joel, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sige na, lumabas ka na at gawin mo na ang trabaho mo. Ha? Opo, ma'am. Opo. Nakapagtataka. Paano nangyari yun? Yung lumabas na lumang computer, kaparehong-kapareho ng synopsis ni Rhea na isa sa pelikula na. Paano nangyari ito? Paano? Baba, natatakot po ako. Ha? Natatakot? Kanino? Kasi po, may nakita akong katabi ng papa kagabi. May katabi siyang babae? Ganun ba, anak?
Hindi po, babae, mama. Nakita ko pong may pangil at sungay. At mapulang-mapulang mga mata. Parang dugo sa labi. Natatakot ako, mama. Ano? Baka naman nananaginip ka lang, anak. Hindi po. Gising na gising po ako. Natatakot po ako. Baka makita ko na naman yun. Anak, hindi totoo yung nakita mo. Guni-guni mo lang yun. Hindi po, mama. Totoo pong nakita ko. Sa talas po yun, mama. Baka saktan niya si papa. Anak, tulad ng sinabi ko, guni-guni mo lang yan. Kaya halika na. Lumabas ka na rito sa kwarto at nakahanda na ang pagkain mo. At ihatid pa kita sa school. Sige na, anak. Ayaw kong lumabas dito, mama. Baka nandiyan lang sa labas yan. Inaabangan ako. Nakita ko kagabi na lumigas sa akin. At parang galit na galit. Ayaw kong lumabas. At dito na lang ako sa kwarto, mama. Nene, walang Satanas. Kwento lang yan ng mga matatanda. Panakot lang sa mga batang katulad mo para matulog kagad. Pero, mama, totoo po ang sinasabi ko. Talagang pinakapasok na ni Maya sa bahay na to. Ano ka mo, Sophia? Ayaw lumabas ni Nene? Tawagin mo na para makasabay na nating maghampunan. Ayaw niya, Joel. Takot na takot siya. Dahil sa sinabing may nakita niya, nakatabi mo kagabi. Eh, wala na lang kung nakita na tumabi sa akin, ha. Maka naman nananaginip lang siya. Hindi raw. Totoo na may nakita raw siyang demonyo na tumabi sa iyo. Ay, buti pa. Dalhin mo na ang pagkain natin doon. At doon na lang tayo kakain sa kwarto niya. Oh, sige. Mauna ka na doon sa kwarto para suyuin. Dahil parang nagtatampo na sa'yo ang bata. Oh, sige, mauna na ako doon. Dadalhin ko na itong ibang ulam. Ay, ayun na si Joel. Pinunta na niya si Nene sa kwarto niya. Isusunod ko na lang itong... Pia, kakain na ba tayo? Oh, Joel? Kapapasok lang sa kwarto, ha? Kapas biglang nandito na galing sa labas? Kain na tayo, Sophia. Gutom na ako. Ha? Ay, sige. Kain na tayo. Pero doon na tayo sa kwarto ni Nene. Bakit doon pa? Dito na. Sige. Dito na. Kamu, Nene, anak? Nakita mong may katabi akong Satanas kagabi? Opo, Papa. Kaya natatakot po akong lumabas. Baka makita ko na naman siya. Eh, wala akong katabi kagabi, anak. Wala. Baka guni-guni mo lang yun. Hindi. Talagang nakita ko. Nakakatok. Nene, anak, minahon ka. Hindi totoo yan. Ha? Hindi totoo yung nakita mo. Wala akong katabi. Wala, papa, anak. Papa, natatakot ako. Umuwi mo na, Papa. Oo, anak. Hindi kita iiwan. O, tama na. Kakain na tayo. Sophia! Ipasok mo na dito yung ibang pagkain. Dito na tayo kakain sa kwarto ni Nene. Sophia! Hindi sumasagot ang babaeng ito, ha. Ano pa bang ginagawa niya? Sophia! Halika na! Ano ba? Ha? Papa! Yung Satanas! Ayan siya! Papalapin na! Nene!
Mabuti naman. At dumating ka na, Rhea. May bagandang balita. Ha? Anong balita yan, Erma? Uumpisa na ang pag-shoot ng pelikula na hango sa kwento mo. At iniimbitahan tayo ng producer sa isang salo-salo. At ipapakilala ka raw sa masa. Magkikilala ka na sa buong bansa. Ha? Kailan daw yan, Erma? Sa susunod na linggo, Rhea. Natutuwa nga si Ma'am Charo eh. Dahil hindi mo lang karangalan ito, kundi karangalan ng buong company. Ganun ba? Salamat naman sa Diyos at nakilala rin sa wakas ang mga kwentong ginagawa ko. Oo, Rhea. Naku, sikat na sikat ka na. Teka, mahalikan kita eh. Kaso, may mga chismosa dito eh. Mamaya, sabihin nilang tumboy ako. Wala nang manliligaw sa akin. Sobra naman ang mga chismosa na yan. Halikan mo lang naman ako ah. Bibigyan pa ng ibang kahulugan. Oo nga eh. At isa pa, baka sabihin nila kay Edmond na may relasyon tayo. At maniwala din. Oh, di nagselo siya. Awayin ako. Kukurutin kita dyan eh. Kung ano-anong sinasabi mo. Ah, si Joel, nandito na ba siya? Wala pa. Bakit? Alam mo, Erma, may hinala ko na siya ang kumuha ng lumang computer. Rhea? Grabe ka talaga. Bakit biglang napaka-agresibo mo ngayon? Nakailang round na tayo, ha? Hindi ka pa ba nagsasawa? Parang hindi ka napapagod. Parang sabik ka sa akin. May ginamit ka bang gamot? Ang ganda-ganda mo talaga. Hindi ako magsasawa sa'yo. Sasamantarhin natin ang katahimikan ng gabi. Oh, tama na, Joel. Umaga na. Papasok ka pa. Ayan o. Mag-aalas 7 ng umaga. Baka malit ka. Ayan mo yung oras. Hindi pa ako nagsasawa sa'yo. Sandali lang. Si Nene, kumakatok. Nene, anak, anong kailangan mo? Bakit? Joel? Sino yung katalik ko? Di ba si Joel din yun? Paano nangyari ito? Bakit dalawa ang Joel? Paano nangyari ito? Paano? Mamayang gabi na naman darating yon. Ganun ba? Sana maaga siyang dumating para pagsapit ng gabi, nandito na siya at hindi na ako matatakot. Oo, anak. Di bale, tatawagan ko siya sa opisina nila. Sasabihin ko na maaga siya nang umuwi. At teka, anak, halika. Lumabas na tayo dito sa kwarto mo at maliligo ka na. Para maihatid na kita sa school ninyo. Ah, sige po, Mama. Pero bantayan mo ako, ha, bang naliligo. Baka magpakita na naman sa akin yung demonyo. Oo, anak. Sige, halika na. Lumabas na tayo. Sige. Pumasok ka na sa banyo at maligo ka na, anak. Sige po. Huwag kang alis, ha. Bantayan mo ako. Oo, anak. Takot na takot si Nene. Hindi niya makalimutan.
ang sinasabi niyang demonyo na katabi ni Joel. Ha? Sino yung nasa isang kwarto? May ibang tao yata na nakapasok dito. Masilip nga. Si Joel? Akala ko ba? Ay, pumasok na siya. Nandito pa pala. Hindi bali. Baka ito yung katalik ko kagabi. Paanong nangyari ito? Umalis na kanina. Tapos, nandito na naman siya sa kwartong kinaroroonan ng lumang computer. Kung ganon, dalawa ang Joel na nandito. Pero sino ang totoong Joel sa kanila? Itong nandito ngayon o yung Joel na pumasok sa trabaho? Sino sa kanila? Sino? Ah, nakakatakot ng nangyayaring ito. Hihintay ko na lang si Nene na matapos maligo. Tapos, papasok na kami kagad sa kwarto niya. Mamayang gabi na kami lalabas kapag dumating na sa bahay ang totoong Joel. Ano? Mali daw ba sa inyong lahat ang sinabi ko sa inyo? Ulitin ko, invited tayong lahat sa gagawing pagsasalo-salo ni Mr. Devesa, ang producer ng pelikula na kasalukuyang isinishoot ngayon. Paparangalan si Rhea at kasunod ay ang pagpaparangal din sa ating lahat. Kaya humanda kayo itong darating na linggo. Pupunta tayo sa sinabi niyang restaurant. Malinaw ba sa inyo? Okay. You may go now to your work. Magsibalik na kayo sa inyong mga mesa at magtrabaho. Kaya na sa mesa na din. Sasamantalin ko ang lumapit kay Manjaro. Ipapabasa ko itong synopsis na hawak-hawak ko. Sana naman ay magusto na niya. At mas maganda ito kaysa mga ginagawa ni Rhea. Mas kasindak-sindak itong dala ko na galing sa lumang computer. Ma'am Charo? Joel, anong kailangan mo? Ma'am, may ipapabasa sana ako sa inyong synopsis. Tiyak, magugustuhan mo ito. Pang-pelikula. Pakibasa na lang, ma'am. Akin na. At doon ko na babasahin sa office ko. O ano, nabasa nyo na ba ang ginawa kong kwento? Di ba mas nakakasindak? Pang-pelikula talaga. Hindi katulad ng ginawa ni Rhea na parang walang kabuhay-buhay. Kalayata ng Rhea na yun. Siya lang marunong gumawa. Yabang-yabang. Parang hindi ko na kayang tapusin na basahin to. Tubata yung balayibo ko. Oh, di ba? Mas nakakatakot itong ginawa ko. Walang binatbat yung magawa ni Rhea. Kung sa paggawa ng kwentong kababalaghan, wala siyang binatbat sa akin. Siguradong nabasa na ni Ma'am Charo ang ibinigay ko sa kanyang kopya ng kwento. At palagay ko, ibibigyan na niya sa producer ng pelikula para gawing pelikula. Masisikat ako kaysa kay Rhea na yun. Masisikat ako. Nene, anak, may kumakatok. Dito ka lang, ha? Huwag kang susunod sa akin. Titignan ko kung sino yan.
Opo, Mama. Huwag kang magtatagal sa labas, ha? Kasi natatakot po ako. Oo, anak. Sandali lang ako. Sino ang... Ah! Ah! Sino kaya ang dumating? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mamamahaya dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalope. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.